Ang magandang balita ayon sa aklat ni Mateo, Kabanata 20. Ang talinghaga tungkol sa mga manggagawa sa ubasan. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa ng isang salaping pilak sa maghapon, ang manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-alas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-alas 12 ng tanghali at ng mag-alas 3 ng hapon at ganun din ang ginawa niya. Nang mag-alas 5 na ng hapon, siya ay lumabas muli at nakakita pa ng iba pang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing magbibigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-alasin ko ng hapon ay tumanggap ng tigi-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tigi-isang salaping pilak. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Isang oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating. Samantalang maghapon kami nagtrabaho at nagtiisa, nakakapasong init ng araw. Bakit pinapare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa'yo at umalis ka na. Ano sa'yo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa'yo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Ikatlong pagpapayag ni Jesus ng kanyang kamatayan. Nang nasa daan na sila, papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang 12 alagad at sinabi sa kanila, "Pupunta tayo sa Jerusalem. Do'y ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pare at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y kukutyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw." Ang kahilingan ng ina ni na Santiago at Juan. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumood siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. "Ano ang gusto mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin?" "Opo," tugon nila. At sinabi ni Jesus, "Daranasin na ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upo ang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na mga pinuno ng mga hintil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila, at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan dapat ang umiiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nananais maging una, ay dapat magiging alipin ninyo. Sapagkat
maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Pinagaling ang dalawang bulag. Pag-alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinunda ng napakaraming tao. Doon ay may dalawang bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinag nilang dumaraan si Jesus, sila'y nagsisigaw, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pinagsabihan sila ng mga tao at pinatahimik, ngunit lalo silang nagsisisigaw, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Tumigil si Jesus, tinawag sila at tinanong, "Ano ang gusto ninyong gawin ko sa inyo?" Sumagot sila, "Panginoon, gusto po naming makakita." Nahabag si Jesus sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sila'y sumunod sa kanya. Mateo, Kabanata 21. Magtagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage, sa bundok ng mga olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. "Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali. Kasama ang kanyang anak, kalaganin ninyo ang mga yon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan yon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga yon sa inyo." Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta, "Sa lungsod ng Sion ay ipahayag ninyo, tingnan mo ang iyong hari ay dumarating. Siya'y mapagpakumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisero na anak ng asno." Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang inutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisero at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, "Purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos." Pagpasok na Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. "Sino kaya ito?" tanong nila. "Sa Jesus, ang propetang taga Nazareth sa Galilea," sagot ng karamihan. Nagalit si Jesus. Pumasok si Jesus sa templo at pinagtataboyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapate. Sinabi niya, "Sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw." Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay, at sila'y kanyang pinagaling. Nagalit ang mga punong pare at mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo, "Purihin ang anak ni David." Sinabi nila kay Jesus, "Naririnig mo ba ang sinasabi nila?" "Naririnig ko," tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri." Iniwan sila ni Jesus at lumabas siya ng lungsod ng papuntang Bitania. Doon siya nagpalipas ng gabi. Sinumpa ang puno ng igos. Kinaumagahan na si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan yun. Wala siyang nakitang bunga, kundi mga dahon lamang. Kahit sinabi niya dito, "Hindi ka na mamumunga kailanman," agad na natuyo ang puno. Nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha. "Paanong natuyo agad ang puno ng igos?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, kung kayo'y maniniwala at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang mga ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang yan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat,
mangyayari ang inyong sinabi. Ano mang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Pag-uusisa tungkol sa karapatan ni Jesus, pumasok si Jesus sa templo habang siya'y nagtuturo doon. Lumapit sa kanya ang mga punong pare at ang mga pinuno ng bayan at siya'y tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo kapag sinagot ninyo ang tanong ko, saka ko sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? Kaya't sila'y nag-usap-usap kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, baka kung ano ang gawin sa atin ng mga taong bayan. Sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi naman niya sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan galing karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Ang talinaga tungkol sa dalawang anak. Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, anak, pumunta ka roon sa ubasan at magtrabaho ka roon. Ayoko po, tugon ito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, ang mga maniningil na buwis at ang mga babayaring babae ay nauna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil na buwis at ang mga bayaring babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisik tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya. Ang talinaga tungkol sa ubasan at mga magsasaka. Pakinggan ninyo ang isa pang talinaga, sabi ni Jesus. May isang taong binakura niya ang ubasan. Nilagyan ng pisaan at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya ay nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang mga tauhan. Binubog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng tauhan, mas marami kaysa una. Ngunit ganun din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya siya'y sinunggaban nila. Inihagi sa labas ng ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong yun? Sumagot sila, papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ang masasamang yun at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan? Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya't nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog
at ang mabagsakan nito'y magkaluray-luray. Narinig ng mga punong pari at ng mga pariseyo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Siya'y dadakpin sana nila ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga tao na si Jesus ay isang propeta.